totoo naman talaga na laos na kayo eh. Ano gusto nyong gawin? Sikat kayo? Wala, laos na kayo. May sagot si Tuesday Vargas sa naging komento ni Valentine Rosales sa isang social media post ng isang online news site na hindi daw dapat makialam si Tuesday dahil sa maging ito ay laos na din. Nag-ugat ito nang mag-react si Rendon Labrador sa naging post ng Kapuso Comedian na si Michael V patungkol sa mga content creators na dapat muna alamin ang kahulugan ng salitang content. Banat naman ni Rendon ay mga influencers na ngayon ang bagong celebrities at masakit umano tanggapin ang katotohanan na laos na ang ilan sa mainstream media at social media na ngayon ang bagong mainstream. Manahimik na lamang umano ang mga artista kung hindi nila kayang makipagtalinuan sa mga influencers sa pag-produce ng content. Maging sa kanyang ibinahaging video na mayroong caption na bitoy, sinabi nitong dapat tanggapin na lamang ng mga artista na laos na sila at era na ngayon ng mga influencers. Hindi umano siya nagyayabang, ngunit sinasabi lamang niya ang katotohanan. Inilabas naman ni Tuesday Vargas ang kanyang saloobin patungkol dito. Aniya ay talento ang sikreto para tumagal sa industriya ng showbiz at hindi paramihan ng fans. Taon ang binubuhos upang ma-develop pa ng gusto ang talent. Hindi rin daw ito contest. Wala umanong umaagaw sa mga influencers na totoong hakot award sila sa talent fee sa panahon na namamayagpag ang social media at ang mga mainstream artist ay patuloy ang pag-a-adjust dahil sa pagbabagong ito. Dagdag pa ni Tuesday ay respetado sa industriya si Michael V dahil hindi lamang ito artista kundi direktor at writer. Aniya pa ay hindi nakikipagkompetensya kay Rendon ang Kapuso actor. Mas pipiliin niya umano ang talentadong tao na humuhubog sa kamalayan ng manunood kaysa sa malaki umano ang clout ngunit walang respeto. Sinang-ayunan niya din ang post ni Michael V na content is king, na kailangan gamitin ang kasikatan na mayroong purpose, hindi puro intriga upang mapag-usapan. Samantala, may reaksyon naman si Valentine Rosales sa naging pahayag ni Tuesday. Aniya ay huwag nang makialam si Tuesday dahil sa maging ito ay laos na rin. Pangahamon pa ni Valentine ay kung sasawsaw si Tuesday ay kakampihan niya rin si Rendon dahil sa walang nasabing masama si Rendon at pawang katotohanan lamang umano ang sinasabi nito. Nilinaw naman ni Tuesday na wala siyang inaaway na kahit sino. Ipagdarasal na lamang umano niya ang kaliwanagan ng isip ni Valentine. Aniya pa ay opinyon niya ito at sana maging responsable ang mga content creators. Hindi sukatan ang kasikatan upang matutong gumalang at rumespeto sa kabuhayan at trabaho ng ibang tao. Kahit mga ordinaryong tao ay nasaktan din para sa kanilang idolo dahil sa mga sinabi ni Rendon.